Hi, good morning! Welcome back to my channel. Today, gusto ko namang ituro sa inyo yung paggawa ko ng breadcrumbs. Nandito po sa harap ko na yung mga pandesal na minsan po ay tira, minsan naman sa pagmamadali ko sa pagka-cut, medyo napapaliit. So, hindi ko na siya sinasama sa pagbebenta. So, pag medyo nakaipon ako, ginagawa ko na siyang breadcrumbs. So, for today, yun ang ituturo ko sa inyo. And sa likuran ko, nakaset na po yung aking oven. I mean, pinapataas ko na yung temperature niya. Same nung temperature na ginagamit ko sa pandesal. Yung 173 and 145. So, pag na-reach na na yung temperature mamaya, pwede na natin isa lang to. But now, kailangan muna natin siyang pirapirasuhin ng mas maliit na piraso. Okay? Madali lang naman po siyang gawin. Halimbawa, itong size ng pandesal na to, usually, pinipiraso ko lang siya, mga apat na piraso or tatlong piraso, and then, i-scatter nyo lang po siya sa tray nyo. Nagugas na po ako ng kamay, so, okay lang po na kamayin natin yan kahit walang gloves. So, lahat ng nandito ay gagawin natin siyang breadcrumbs, so, tipak-tipak natin ng mas maliliit muna. Konti pa nga lang po itong ating gagawin ngayon eh. Kasi ito pa lang ang naiipon ko. Pag medyo natatagalan yung pag-stack nyo ng pandesal na ganito, ilagay nyo lang siya sa ref. Para hindi siya amagin. Pero dito po kasi sa Taiwan, up to 3 days, malapot pa po yung tinapay na ginagawa ko, yung pandesal na ginagawa ko. Basta hindi lang po siya naka-exposed sa hangin. Kahit naman po, customer mismo sinasabi yun, ate, yung tinapay mo, 3 days na, ang sarap pa din. Malambot pa din. Kaya pag may nabili sa akin ng pandesal, sasabihin nila, kung pwedeng mas konti yung, kasi dito po sa Taiwan, ang benta ko ay 6 na piraso sa 25 NT. Parang yung iba, nagda-diet siguro, nasosobrahan sa bilang ng 6. Yung iba gusto tingi-tingi. Pero yung iba naman, tatanungin na lang sa'yo, ate, hanggang kailan ba ito pwedeng kainin? Kasi nga, gusto nilang tipirin yung 6 na pirasong pandesal. Lagi ko sinasagot, up to 3 days, okay na okay pa yan. Malambot pa din. Basta huwag nyo lang expose sa hangin. So, okay. Ito na yung ating pandesal na nagawa. Hindi pa siya napuno dito sa aking tray na malaki. And yung ating temperature ay 106 over 100 pa lang. So, intayin muna natin na ma-reach na yung temperature. Actually, pwede na natin siyang ilagay ngayon. I-adjust lang natin sa timer ba? Kasi hindi naman to pandesal na pambenta. Tutustahin natin to. So, wala namang problema talaga. Kung yung temperature natin ngayon ay hindi pa siya nare-reach yung temperature. Pero, for the purpose of demo, hintayin na lang natin yung ating 173 and 145. Saka ako ipakita sa inyo kung gaano ang itatagal bago natin makuha yung gusto kong pagka-toast ng breadcrumbs. Okay? So, balikan ko kayo later. So, ayan po. Okay na yung temperature ng ating oven. Sasalang na natin itong gagawin nating breadcrumbs. And since hindi siya puno, usually kasi pag nagsasalang ako ng breadcrumbs, puno siya. Sineset ko yung aking timer sa 30 to 35 minutes. So, since hindi nga siya puno, i-adjust natin yung ating oras. So, itong konting to, ilagay muna natin siya sa 18 minutes. Mag-alarm yung 18 minutes natin, tingnan natin kung kailangan pa natin ng extension or tama na yun. And nga pala, ang ginagawa kong breadcrumbs, yun din mismong pandesal na natitira talaga sa akin. Kasi pandesalan man po talaga yung main business ko. So wala akong ibang natitirang tinapay na pwedeng gawing breadcrumbs. Kaya rin po, isang secret ng pandesalan ko kung bakit mabango,
Kasi nga po, pure skim milk po, di ba, yung ginagamit ko sa aking pandesal. So, yung mga matitira, kapag itinoast ko pa siya para gawing breadcrumbs, and then yung ating nakabalot sa pandesal na niluluto natin, mas nagiging mabango po yung product ng pandesal ko. Kaya pagbukas ko ng box, kada may bumibili, talaga pong lalabas yung bango ng pandesal. Nakakadagdag po talaga siya ng appetite na matakam yung customer dun sa amoy pa lang ng pandesal. So, isa po yung sa sekreto. Okay? So, sa 18 minutes natin, balikan natin kung ano na itsura ng breadcrumbs sa loob. Okay? Nag-alarm na po yung ating 18 minutes. So, tingnan natin ngayon kung okay na yung ating tinutustan na breadcrumbs. Huwag po masyado kayong kalapit sa mga oven na ganito kasi pagbukas na pagbukas nyo yung buga ng init. Baka mapaso yung kamay nyo or yung mukha nyo. So, ito. Okay na siya. Tayin ko na po yung oven ko. Itong ganitong itsura ng pagkaka-toast, okay na po ito. And, kailangan lang natin siyang palamigin muna bago ko i-grind sa food processor. Kasi yung food processor lang po ang gamit ko kapag gagawa ko ng breadcrumbs. So, palamigin po muna natin. So, naka-prepare na yung ating food processor and then malamig na yung ating na-toast na pandesal. And lagayan natin ng na-grind yung breadcrumbs na natin. So, madali lang siya. Ito yung aking food processor. Almost 6 years ko na po itong ginagamit. And ito lang naman ang naggagamitan ko nito eh, breadcrumbs lang. So, lagyan na natin. Huwag yun lang kapunuin masyado para hindi mahirapan na umikot yung ating blade. Itong ating na-toast ngayon, siguro mga 2 or 3 na paikot dito sa ating food processor. Okay ito. So, yan. Okay na po yung ating
nagkaka-grind. Pakita ko lang sa inyo. Yan, okay na yan. Pero meron pa pong ipipino yan. So, continue lang natin. Kasi meron pa siyang medyo hindi pa ganun kapino. Tuloy lang natin muna. Pinapina na po siya. Pakita ko sa inyo. Yan po yung breadcrumbs natin. Kailangan talaga intayin ninyo na lumamig siya bago nyo i-grind. Kasi ang tendency naman kapag ka medyo mainit pa siya at na-grind nyo na, syempre naka-stack to, pipi, diba? Yung nakadikpi siyang ganyan. Pag mainit pa yan, magmo-moist, yun naman po ang pagsisimula ng amag. Mabilis masisira ang breadcrumbs nyo. So, dapat bago nyo siya i-grind, talagang nawala na yung init niya. Para pagka in-store nyo siya, matagal din ang buhay niya. So, tapusin na natin. Huwag nyo yung kapunain. Makakatatlong salang pala tayo. Huwag nyo kapunain para hindi mahirapang makapila yung ating food processing. So, pakita ko niya sa inyo mamaya yung finished product. Ito na po yung finished product ng ating breadcrumbs. Sana po nakatulong ako sa inyo today. Maraming salamat sa panonood. Bye!